one word. One faith. One mission. And this is Juan de la Cruz on the Moon. Thank God it's Sunday, and we welcome you all to your favorite Sunday habit here at Juan de la Cruz on the Move. And I am your friendly kuya, Brother Romeo. And I'm your makulit na makulot na kuya, Brother Harold. At syempre, naghanda kami sa episode na ito upang magbigay saya at ligaya at tuwa sa lahat ng ating mga viewers dahil siya ang ating wonder guest ang magpapasaya sa inyo. It's more than 2 months now when the whole Metro Manila was locked down because of the threat of the COVID-19. Even though we are in this situation of lockdown, the Lord continues to manifest Himself to us through generous people who have shown their love and compassion towards our frontliners and those immediately affected by this pandemic. You know what? Even in this trying time, God draws out something good in us, and this has lightened up our burden that this virus is causing us, because we cannot fight this epidemic alone. We need to unite so as to heal as one nation, as one humanity. Our religious men and women, on the other hand, has doubled their effort to creatively extend charity to the needy and the homeless. Some would even open their schools, their chapels, and community for the street dwellers to cater for their needs in this lockdown scenario. Fun fact, brother, do you know that the term advocate means mediator? In the modern language, it is like an attorney who pleads for the cause of his client. Or in Tagalog, it is best described as Tagapamagitan. Yes. And in our Christian faith, we believe that Jesus never left us orphaned. He gave us the Holy Spirit to be our advocate to the Father. And sometimes, we tend to neglect the role of the Holy Spirit in our life. It is even the most neglected person in the Trinity. Another truth, partner, that the Holy Spirit may also refer to us the Paraclete, or spokesperson, or helper, counselor, and comforter, who enlightens us that we can discern the workings of God in our life. This might also be something new to our viewers, that the only unforgivable sin is the sin against the Holy Spirit. Let us then listen to the promptings of the Holy Spirit in the words of Jesus, who dictates us how to act accordingly as disciples or followers of the Lord, here at Verse 101. And now join us in worshiping the Word of God by singing, Thy Word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Our gospel verse is from John chapter 14, verse 15 to 17. Jesus said to his disciples, If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you always, the Spirit of truth, which the world cannot accept, because it neither sees nor knows it. Let us spend a few moments to reflect on the gospel verse that was proclaimed. In this time of pandemic, we have witnessed a lot of stories of Good Samaritan in our midst. They were the ones who have shown us the face of God. They made us see a glimmer of hope in this hopeless time. We should unite ourselves then as one to alleviate the burden of others in a manner that moves us to act or do something that would benefit our brethren. In short, let us ask the Lord to inspire us always with the gifts of His Holy Spirit, that in whatever we do, it is always be in accordance with His holy will. That is why in our spiritual journey, God sends people to bring us back again to the right path when we go astray. They might be our parents, siblings, friends, priests, or simply a stranger.
they also serve as emissaries of God's message to us. At this juncture, we will proceed to the most awaited part of our program, where we meet people with extraordinary story to tell. Here at Wonder's Guest! Our Wonder Guest is a famous comedian, the female big winner of the reality show, Pinoy Big Brother in 2009. And in 2015, she won the first season of the Filipino version of Your Face Sounds Familiar. Now, she's a host of the morning talk show, Magandang Buhay! Let us welcome in our program the pride of General Santos City and the reality show superstar, Miss Melissa Melay Cantiaveros Francisco! Grabe! Ang gayang introduction si Ate Melay. Magandang buhay! Magandang buhay po sa lahat. Mahadlo, pupunta sa introduction. Matakot naman tayo sa introduction niya para naman kuan. Big time, pero nang murag na uglata. Magandang buhay po sa inyong lahat. Hello po sa ating mga brothers ngayon. And hello sa mga nanonood ngayon sa atin. Pwede sundogon tayo mong naumte. Pwede pong magaya yung mukha mo. Ay, gwapo po tayo. Magaya ni mo, pero kung gwapo, gwapo ko ba? Okay, lata nga liki. Famous performance kahit one liner lang na wrecking ball sa your face sounds familiar. Okay po, brother. I came in like a wrecking ball. Hindi mo naman na ni Junisha. Ay, dyan mo. Moro, doon na ako kaya, brother. Ay, kasi thank you, brother. Maraming salamat pala sa ating mga men and brown brothers na sa pagsama, sa pag-invite sa akin dito. It's such a privilege. A privilege talaga na nandito ako ngayon. And thank you so much. And hi sa mga taga-Jensan, mga Bisaya. Hi, mga Tagalog. Hello sa inyo. And English. Hello, Philippines. And hello, world. Wow! Big time! Dagan salamat, Ate Melay, no? Ngayon, magtagalog na tayo. Listen kay magtagalog. Salamat, magtagalog tayo. Okay. Takot bitaw ko. Okay. Ngayon, mas kilalanin natin si Ate Melay. Sino ba si Ate Melay bilang isang anak, bilang isang ina, bilang isang asawa, mapagmahal na asawa at kaibigan ng bayan? Yes. Of course. Well, ayun, gusto mga brother. Ako si Melay Cantiveros Francisco from General Santos City. Ako ay anak bilang suwail na anak. Hindi, ano, may pagkamang taspod na anak, may pagka minsan mabait, mabuti, pero talagang all in all, mapagmahal na na anak sa mga magulang because I respect my parents a lot. Wow. And kanang gusto ko talaga na kasama ko sila lagi dahil sobrang grabe naman din na pagmamahal ang binigay sa akin ng parents ko eh. Kahit mukha akong lata. Ako naman, bilang nanay naman, ako ay mapagmahal pero strict na nanay. Kasi naniniwala talaga ako dun sa disciplinary action na ginagawa ko lagi na kailangan talagang matuto ang mga anak ko, bata pa lang sila. Madisiplina ko na sila para paglaki nila, hindi sila salot sa lipunan. Bilang bilang asawa naman, hindi ko alam kasi talagang minsan talaga makikita mo naman talaga na mag-aaway talaga mag-asawa. Hindi ko alam kung perfect ba ako. Pero nobody's perfect naman. Pero ginagawa ko naman ang best ko sa asawa ko para magampanan yung kanyang ideal wife. Pero sa mukha, parang imposible na. Charing lang. Pero talagang ginagawa ko ang best ko na, kaya ngayon nagagawa ko na ngayong quarantine kasi talagang pinaglulutuan ko siya, pinagsisilbihan ko siya, at sumasayo ako ng boom, 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 boom. Charing lang. And si Charing lang. And next naman, bilang kapatid, ako ay supportive na kapatid. Lahat sila, brothers ko sila lahat. Parang kayo din. Ako lang isa ang girl na kapatid. So, lahat sila, lalaki lahat. So, supportive ako sa kanilang mga gusto and very blessed ako ngayon sa mga pinagdadaanan ngayon dito sa buhay ko ngayon na andyan sila nakasuporta. I'm so blessed talaga na through thick and thin or sa Tagalog ba, guminhawa man ang buhay o hindi, talagang andyan sila na willing always to support them. And ano pa, bilang friends, talagang always there ako to make them laugh. Yeah.
talaga always there ko para patawanin sila, pasayahin sila. So yun lang po mga brothers. Yeah. At mga ganun talaga paguli. May dagdag ako ng brother Romeo. May tanong ako. Dahil ba sa ECQ ngayon, Ate Melay, may plano ba kayong dagdagan yung anak nyo? Brother, kailangan ng boy actually, kasi dalawang girl na, di ba? Correct. Salamat, brother. Updated talaga kayo, brother. Ito. On the way na sana, brother. Pero... On the way. Kailangan din interview. Charing, hindi. Brother, nagpa-plano naman kami. Pero na kay God yun kung ibibigay niya. Kasi class start is ongoing na. Charing lang, hindi. Ginagawa naman namin ang best namin. Pero kasi nakakatakot din na mag-anak sa ganitong klaseng panahon na medyo nakakatakot na ba. So, tama na muna yun, pero kapag ibigay ni God, always willing kami to accept. Amen. You are blessed with your children. Ha? Talaga nga ng mga very active sila sa yung YouTube channel. Ano? Yes, brother. Salamat talaga, brother. Very blessed. Isa talaga ang mga anak ko sa mga dahilan. Lagi talaga mas naging strong ang faith ko kay God. Masasabi ko talaga na, ha, nabuhay ang tao sa tiyan ko. Parang ganun ba? Kasi iniisip ko parang daot yung tiyan ko. Hindi, parang amazing ha. Yeah. Amazing ba na may human sa katawan ko. Kaya dalawa pa ang na-produce ko. Wow, ano to ko ang company? Nasa kaya sobrang blessed ako. Thank you, Lord. Oo, nabanggit mo kanina na bilang isang kaibigan, ang iyong regalo bilang isang kaibigan sa iyong mga kaibigan ay pagpapatawa. No? Laughter is the best medicine. Kilala ka bilang isang komedyante na nagpapasaya sa lahat. Pero paano ba kinakaharap ng isang Melay ang mga pagsubok sa buhay? Kaya nga hanggang ngayon, ayoko, kahit na artist ako, ayoko yung malaki ako, ayoko na para akong sino. Kasi tuldok lang talaga tayo. At itong mga blessing is pahiram lang ko sa atin. So kung by problema mang darating, wala lang yan. Kasi nga, as long as na andyan si God, kaya mo yan lahat. Actually, wala dapat problema. Yes. Kaya mo yung kaya malagpasan ng yan. Alright. Parang ganun. Talagang I'm always equipped with words of God kapag may kinakaharap akong problema. Oh, English na. Kaya kayo. So, nakita na mo sa imong YouTube channel, Ate Melay, na you are very kind and humble person. Mutok ka na! Kanang isa ka sa mga tinuod nga tao sa showbiz industry. So, kana Ate Melay, connection with that. So, may tanong ako na in Tagalog. Paano ba pinalaki ang isang Ate Melay na may takot sa Diyos? No? Maari mo bang ibahagi sa amin ang iyong spiritual journey or any devotion na meron ka ngayon? Like, may devotion ka ba kay Mama Mary? Mama Mary. Yes, ever since talaga mga brothers, nung bata pa ako talaga. Mm-hmm. Parang pa-burp na ako siya rin naman. Sorry. Nung bata pa talaga ako, brothers, sarado katoliko na talaga yung aking family. Mm-hmm. So, pag sabing sarado katoliko, wala talaga mga kapasok. So, talagang, ever since, talagang equipped na kami ng mga prayers, mga novena. Tapos, bago kami mag-birthday, may 9 nights kami because deboto kami ng Birhen de la Asomcion. So, sa Dawis, Bohol. So, pag bago kami mag-birthday, 9 nights bago mag-birthday, nag-novena kami. It's, ang pagkakaalam ko ever since talaga, in-explain, bakit may novena tayo because it's your protection for the whole year. Na itong protection daw namin, tapos pinag-pray kami ni Mama Mary sa heaven. Para may mga angels na mag-guide sa amin. Lahat ng yun talaga dahil sa prayer. Kasi ito yung story ko talaga na yung story ng Birhen de la Asomcion sa Bohol, sa Dawis. Yung kuya ko, hindi talaga makakapaka-college ang mama ko. So, nag-exam siya ng study now, pay later. Ngayon, hindi alam ni kuya ko kung kaya makapasa ba siya kasi ang hirap daw talaga ng exam. So, nung nagbakasyon sa Bohol, pinasama siya, nag-pray siya doon sa Birhen de la Asomcion kasi miraculous yun eh. Lahat ng buhok, ng tubig sa Bohol, maalat. Pero doon yung kuharan ng tubig sa bukal doon, napakatabang. Eh, hindi naman, parang pag doon kasi gali ang tubig, iba talaga. So, nag-pray si kuya ko doon. Alam nyo, pag-pray niya, pagbalik niya ng Jensen, approve siya sa study now, pay later. Whoa. So, pinaaral siya ng Polytechnic College ng sa Jensen. And pag ngayon niya binabayaran, hanggang ngayon binabayaran niya. So, ngayon,
Pero alam mo yung nakatrabaho siya, seaman siya ngayon, successful siya dahil din dun sa opportunity na binigay ng school at siyempre ni Mama Mary. Uh-huh. And ito pang pangalawa na miraculous na binigay din sa amin. Pinoy Big Brother. Sino bang mag-isip naman patanggap tong pagmumukhang to ng mukha? Hindi naman tong artistang mukha. Ang alam ko nga dati ang pag hindi ako gusto ko lang ma-success is magkuan ako. Kung hindi ako maging teacher, baka manarbaho ko sa ibang lugar, marang sa ibang bansa, maging kuan ako ba, maging DHW, OFW. Alam ko ano yun. So yun, alam nyo, grabe ang, natanggap ako sa screening sa Jensen, ang audition ako sa Jensen, natanggap ako, 22,249 ang number ko. Memorize mo pa talaga. Memorize ko talaga yun, brother, kasi hindi ko nga alam na ako pala yung number yung tinawag na ako. So, natanggap ako, pero April, May, June, July, August, hindi ako na-reply, binalikan. So, ngayon sabi ng mama ko, eh, ang pagbakasyon sa amin sa Bohol, hindi naman basta-basta na makakasama ka talaga kasi mahal ba yung barko, mahal ang pamasahe. So sabi, imbis na ang mama ko ang sinama, sabi niya ko, si Inday na ipasama mo para makapagdasal siya doon kay Virgen de la Asumption, kay Mama Mary, dali ah, para matupad yung wish niya. So ako nang sinama kaming dalawa ng lola ko. Na dahil siyempre matanda nga ang kasama mo, nag-CR, pagbalik, ibang bus naman sinakyan, ay, magulo na yun. Kasi di ba gano'n yung pag mga bus, tracking ka papuntang Cagayan, ay, nasa kapilang po yung lola ko, putahan ko muna, alam mo yung mga siya matanda. Pero after noon, nag-pray ako kay Mama Mary na Mama Mary. Ang pinag-pray ko naman is, yung sana po mapasok ako sa PBB, sana matanggap ako. Yun lang naman ang pinag-prepare ko. Dahil parang kahit pa paano, ma-experience ko ang Manila, makita ko. Pero hindi naman ako nangangarap din nung time na yun. Kasi maging big winner ka. Hindi mo naman kasi alam din ang anong plano sa yun ni God. So sabi ko, Lord, sana po matanggap ako na mapasok ako sa PBB. Mm-hmm. At pasok. Pag-uwi ko, tinawagan ako. Oo. Tinawagan ako, tapos may ticket na daw ako. That's yun. Oh, Lord. So ito na. Ito, pangalawang miracle yun, ha? Pangatlo. Doon na, nasa loob na ako ng PBB. Ito, last na to, brother. Nasa loob na ako ng PBB. Mayroong challenge doon. Kung ipapakita, tingnan nyo sa YouTube. Na tatlo kami, si Paul Jake at si Papa Tibo. Ako. Ako lang babae kalaban. Nakatayo kami sa pool. Meron kaming place na maliit lang. Nakatayo kami sa pool. 16 hours ata yun, basta sobrang tagal na hours yun. Kung iihi kami, bibigyan lang kami ng kapartner namin ng parang balde or planggana. Ako ang kapartner ko si Jason. So, yun, nag-umupo kami doon. Patagalan ng sino ang nakatayo. Lalaki ang kalaban ko, ha? Hindi niyo pwede. Hindi, imposible, manalo ako doon. Lalaki ang mga kalaban ko at saka meron pag isang naiwan na isang paa na lang. Sumurender na si Paul Jake. Bakit? 16 hours ba yun? Or hindi ko alam ang hours nun. Grabe ang rosary ko. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Grabe ang prayers ko talaga. Hanggang sa 16 hours, naputol na yung rosary ko, no? Nanalo ako. Wow. Bakit ako nanalo? Bakit ako nanalo? Kaya ko bang manalo? Rosary talaga ang nakapagpanalo sa akin nun. Hindi talaga ako. Wala akong lakas na. Imposibleng magkaroon ako ng lakas nun. Babae ako. Yun nga, grabe exercise. Ano, bago ang laban nun. Nanay mo. Oh, dumaan nga ngayon na yan. So, grabe talaga yung faith ko talaga na ito talagang rosary na to. Ito ang dahilan kung bakit ako nanalo ako sa PBB. Sino ba ang makang big winner? Ako na, sino lang naman ako doon sa Jensen? Oo, ngayon, dumako naman tayo ngayon sa bilang isang ina. Ano, lumaki ka sa iyong pananampalataya, sarado katoliko, kamukha ng iyong nasabi. Paano mo ngayon ipinapasa ito sa iyong mga anak? Ayan, sa iyong asawa, no, na naging sentro lagi ang Diyos sa iyong pamilya, pananalangin. Minsan talaga hindi talaga magiging perfect kasi hindi naman kayo parehas ng faith. Eh, hindi naman talaga kayo parehas ng pinagmulan. Kaya from the start talagang mahihirapan kang isama, mahihirapan kang i-push. Pero blessed din ako dahil si Jason. Kung ang lola ko nagtatrabaho, naglalaban ng mga damit ng mga pare sa seminaryo, naglalaban ang lola ko. Lumaki, yes, o, sa Holy Cross Parish. Yung lola ko siya talaga ng pare. At pag Christmas party, kasama kami ng mga iba talaga ang respect ko sa mga pare. Kasi talagang ever since, pinalaki kami ganun. And pag may mga Christmas party, binibigyan kami ng toothbrush. Hindi ko alam bakit toothbrush. Hindi ko naman na... Binibigyan kami ng mga basta mga iba talaga yung experience ko. Na lagi kong tine-treasure yun.
sila Father Paul, kasama namin noon, sila Father Leo. Ngayon, blessed ako dahil si Jason, ganun din ang trabaho ng lola niya. Wow! Sa Mindoro. Destined together, ano? Yes, naglalabad din ng mga damit sa pari at tinutulungan niya ang lola niya. So, hindi man siya ganun ka very prayerful sa mga rosary, mga ganun, pero naiintindihan niya ako. Alam niyang we are on the same track. So, pag nagro-rosary kami, pag gusto niya sumama, okay. Minsan, pag nire-respect mo, hindi na muna, tapos next naman, balik. Basta pag may mga problema kami dumarating, lagi kong ini-insert talaga na huwag kang mag-alala, nandiyan naman si God. Nandiyan naman. Hindi na tayo pababayaan talaga. Lagi lang tayong kumapit sa ating pananampalataya. Gumagano ako. Sa mga anak ko naman, tinuturuan ko sila paano mag-rosary. Ngayon, marunong na sila mag-rosary. Oo. Si Ate Mela, marunong mag-rosary sa Ate Mela. Hail Mary, full of grace. Hindi lang niya alam masyado yung Our Father. And, pero nasusundan na niya kasi familiarism. Kasi alam talaga, pag na-familiarize nila, everyday namin ginagawa. So na, oo, palit-ulit. Si Stella, alam na rin, kahit hirap magsalita, pero makikita nyo sa Instagram namin, brother, na pinag-pray ko sila ng Hail Mary and Holy Mary. And then, tinuturuan ko na sila ngayon bata pa lang kasi gusto ko, paano ako tinuruan dati ng parents ko at ng lola ko, gusto kong ituro sa kanila. Kasi ang sarap ng feeling, hanggang ngayon talagang the best ang estado ng life ko dahil dun. Feelings kayo. Pero ngayon at Melay, nakita namin no, kung gaano ka-faithful, masayahing tao, no? Ang hirap mag-Tagalog, Ate Melay, di ba? Masaya, maganda ba? Pero ngayon, yung question ko sa'yo, Ate Melay, is may kinakatakutan ba yung isang Melay Cantiveros? Ano yung kinatatakutan? Ang kinatatakutan ko talaga, ever since talaga, ngayon na nagkaroon na ako ng anak, kung simba ko palayo, anong mangyari sa mga anak ko, anong mangyari sa mga mahal ko sa buhay. At ang kinakatakutan ko talaga literal din is airplane. Kasi natatakot akong, alam mo yung human nature na natatakot kang mamatay, baka anong mangyari sa mga anak mo. Hindi naman para sa'yo eh. Kasi kung mamatay ka sa airplane, masakit, isang sakit lang yun eh, patay ka na. Oh, diba? Pero yung anong mangyayari sa mga anak mo after pag mawala ka, kakayanin ba nila? Kaya ngayon, lalo na ngayong crisis na pinagdadaanan natin, habang nagba-Bible sharing kami ng mga friends ko, sinasabi ko kung ano talaga yung gusto kong maintindihan ngayon is, gusto kong maintindihan kung paano mawala yung mga takot na yun. Kasi lagi kong equip na kasi ako ng mga words of God. Eh. Alam mo yung hindi dapat tayo matakot kasi alam ni God kung ano ang paano niya dadalhin ang buhay natin. Ngayon, dapat hindi tayo matakot sa kamatayan kasi pinramis nga niya sa atin na may afterlife na makasama natin siya talaga sa heaven. So, yun sa word pa lang na gano'n, dapat hindi na ako matakot. Yun ang pinagtutuunan ko ng pansin ngayon, ang pinag-aaralan ko ngayon. Paano hindi matakot sa mga ganyang bagay? Paano i-accept ang mga ganyang mga katotohanan? Dahil kapag ma-accept mo na yan, wala ka ng worries sa buhay. Itatanggapin mo na lang kung anong mangyari. As long as na gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa and laging nandyan si God sa'yo. Yun ang kinukuan ko talaga. Yun ang kinakatakutan ko. Sa showbiz industry, hindi na medyo busy tayo sa mga shootings, sa mga shows. Pero paano mo pinapalagana, paano mo naman sinishare sa mga kapwa mo artista ang iyong faith? Sinishare ko sa kanila sa pamamagitan ng pagkunwari, lalo na aking mga mami, lalo na pag may problema kami pinagdadaanan, lalo na ngayon kapag nag-uusap-usap kami, hindi ko talaga, hindi pwedeng i-share about mga words of God na hindi niya tayo pababayaan. Andyan lang siya. Ganon din naman ang mga mamsi sa akin. Nag-share din naman sila ng nag-brainstorming kami about sa mga words sa Bibles na talagang ganon talaga ang buhay. Marami talaga tayong pagsubok na darating. Intindihin lang talaga natin. At kung ito may yung nangyari ngayon, i-realize natin kung ano yung pwede nating gawin, siguro mas strengthen pa yung faith natin, dagdagan pa yung pagdarasal natin, and talagang wag tayo makampante. Kumbaga yung ngayong crisis ng COVID-19, kumbaga parang sundin natin yung mga utos, yung Ten Commandments, kasi utos yun eh, na talagang bigyan ng time yung Sabbath day, yung ganun, kasi
lalo na pag May, talagang vacation time yan. Wala yung, wala yan. Yan lang yung time na magkakaroon kayo. Pag Holy Week, yan lang yung time ba yan na magkakamakasyon kayo. So ngayon, binigyan tayo ng ganito ni God kasi para mapalapit tayo sa Kanya. Yun lang naman eh. Actually, ang pinakaswerte talaga natin kasi siya pa ang nagbuhay sa atin. Siya pa ang gumagawa ulit ng way para mapalapit tayo sa Kanya. Na dapat automatic na yun sa atin gawin. Yes. Inakakalimutan natin dahil sa mga makamundong bagay, dahil sa worldly things. So, siya lang din ang buhabalik sa atin. Kaya, magsusorry talaga tayo dapat. Ate Melay, ano ba? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magsilbi sa simbahan, anong particular na ministry yung gusto mong pasukan? If given a chance, di ba? Sa amin, actually naman, dati po, mga brother, naging president na rin po ako ng CYM, Catholic Youth Ministry sa Adensan. Catholic Youth Ministry sa JKK Immaculate Conception. Kasi ang JKK na... Uy, kuntos pantukan. Sa ato ang sa among JKK po sa Senior Santo Niño for 3 years. Ako naman is president ako sa Immaculate Conception. December 8 ang aming piyesta. So napaka-busy talaga namin noon. And aside from president ako sa JKK, kuan din ako katikista. Wow. Natuturo pag May, sobrang busy kami kasi natuturo kami na Flores de Mayo. Totoo, ngayon. So na-stop yun after nung pumasok ako sa PBB kasi nga parang na-busy din ako sa kahit ngayon pagro-rosary minsan pabalik-balik lang yun. So it's my fault kasi yun yung dahilan kung bakit ako pinasok pero nakakalimutan ko minsan kaya itong big ko ang talaga realization sa akin. Ngayon if given a chance lalo na dito sa ating church na if given a chance, gusto ko maging catechist ulit. Kasi hindi naman ako pwede maging CYM. May mga anak na ako. Catechist. And kasi yung dati, lagi akong sumasama sa seminar ni mama ko na CWL. Catholic Women's Leg. Leg. Naging leg na? Or naging leg? Isang leg lang. Kanang gusto kong, kasi pag nagsiseminar si mama sa ganun sa CWL, talagang na-amaze ako sa mga pinag-uusapan nila. Kaya, at ang pinaka-na-amaze ko, after nun, may merienda. Wow. So, ang gusto kong i-join, if ever, given a chance. Okay. Welcome na welcome ka dito sa parish ng Basilica National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Yes. Ano? Sigurado, makakapagbigay saya dito, ano? Balang araw, welcome ka dito magturo ng iyong pagbahagi ng iyong faith experience sa kanila. Sige po. Thank you. And welcome ka dito sa Carmel. Welcome. Okay. At kung may nais ka naman, kung may nais ka pang idagdag sa iyong kung nais mong i-promote na shows or social media accounts at iyong YouTube channel, maaari mo na itong hikayatin ng ating mga mananaw. Yes, para sa ating mga momshi, popshi at anakshi na nanonood dito sa Men in Brown YouTube channel. Sana po suportahan niyo din po kami sa Melason Official. Yeah. Diyan po kasama ko po ang family ko, kasama kami diyan. And sa IG naman is meron kaming Mr. and Mrs. Francisco. Ako lang po yun. Kunwari, dinamay ko yung asawa ko para maraming followers. Sharing na. Mr. and Mrs. Francisco po. And every 8 p.m. or 9 p.m. nagro-rosary po kami diyan. Nilalive ko na po para talaga yung iba mahikayat. At gusto din niya magkaroon sila ng own rosary. And then, meron din kamang Facebook po, Melason po. Oh. And sana po i-like and subscribe nyo din po itong Men in Brown para sa ating mga brothers. Kasi po, maghikayat po tayo ng ating mga kapamilya na ma-inspire po sa everyday nating pinagdadaanan. Wow, thank you Ate Melay sa suporta sa amin. Ha? Pero Ate Melay, bilang panghuli, pang-last na niya, kahit kay Tito Boy na ay fast talk, dito naman meron tayong faith talk! For 1 minute, faith talk. For 1 minute at Emela, you only need to choose among 2 choices. There is no right or wrong answer. Are you ready? I am ready, brothers! Okay, let's start! Rosary or novena? Isa lang piliin. Oh, yes. Rosary or novena? Rosary. Fake news or Bible? Bible. Simbahan or mall? Simbahan. Pero minsan nagpunta kami ng mall. After ng misa. Tama. After ng misa. Pamilya.
Mama Mary or Joseph? I'm sorry, Joseph, Mama Mary. Career or sharing? Ay, naku, ang hirap talaga ng kuan na yan, pero pwede both or okay. Sharing na lang. Pwede both na lang. Okay. Light or darkness? Light, syempre. Yes. Humilya or binyagan? Humilya. Forever or divorce? Forever. And because okay. Jason or Piolo? Pioson? Ah, dalawa pala. Si Piolo at saka Jason. Pioson. Charing lang. O, naging poison gan eh. So, Jason, syempre. Yes! Ito na lang panghuli. Naman natin yung nangyayari. Ito na. Bilang panghuli naman, at alam naman natin ang ABS-CBN na shutdown. Ano? Maari mo ba? Yes po. Or opinion? Ako, ang opinion ko talaga dito sa nangyari is sobra akong nalungkot talaga mga brothers sa nangyari nating ABS-CBN shutdown. Kasi, syempre, una-una, ito yung pinagkukunan namin ng trabaho. And aside from that, marami ding mga kapamilya natin na nawalan din ng trabaho. Pero, hindi lang dun sa trabaho ako nalungkot. Mas nalungkot ako. Sana kung mas nalungkot, brother. Mas nalungkot ako sa pag-divide ng mga tao. Yung alam mo yung yung pag kami kasi mga artista nagsasalita, hindi naman kami nagmumura sa mga IG namin eh. Hindi naman kami nagmumura dahil nawala yung ABS. Hindi. Nagsabi lang kami, hindi naman pwede hindi kami mag-react. Kasi nga, it's our job. And talagang gusto namin maibalik ito. Kumbaga, nagmamakaawa lang kami na sana ibalik na ang pag-ere nito. Ganon yung gusto kong sabihin ba. Gusto naming sabihin, actually, mga artista. Walang nagmumura, walang nang-aaway. Kasi yun ang nature na dapat gawin namin. Pero nalungkot lang ako sa mga yung mga nag-alipusta, mga nangutya, mga natawa. Alam mo yung ganon. Na sa panahon ngayon na crisis, dapat magtulungan tayo eh. Hindi kami ang kalaban. Yung kalaban natin ang coronavirus. So, dapat magtulungan tayo. Ang gagawin natin, intindihin nyo kami. Tingnan nyo yung mga facts, mga send namin na mga pinost namin na mga statement. Kung babasahin nyo yun, maiintindihan nyo kami. Hindi naman kasi tayo pwedeng magmatali-matalinuhan sa mga sinasabi natin. Kasi bakit? Wala namang gagraduate na cum laude dito sa mga commenting section namin. Ang gusto lang naman namin is maintindihan kami, malaman kung ano yung side namin at nagmamakaawa kami na sana ibalik na sa ere para magkaroon na din kami ng chance na makapag-serve din. Kasi ang ABS-CBN is in the service of the Filipino. So sana at the end of the day, mas piliin pa rin natin maging mabuti kaysa maging matalino. Kasi yun ang pinaka-essential dito sa mundong ito. Yun lang ang masasabi ko. At ipagdadasal namin yan, ano? Sasama namin lahat kayo, kasama-sampu ng iyong mga kasamang artista, ipagdadasal namin kayo. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming programa, sa iyong pakikisa, sa aming misyon, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. And you are really a certified proud Katoliko! Yes. So we invite you to us in our signing off greeting. Yung go and tell the good news. Sasabihin lang natin sabay-sabay, go and tell the good news. Over to you. Ready? 1, 2, 3. Go! Go and tell the good news. Yay! Thank you very much. Maraming salamat po. Melay, nagani, wala ka nag-madre. Madre, gusto, pangarap sa kulula nga na siya po nga mag-madre. Kapit na ko mag-madre. Alingugmug daw kayo sa mga pare. Wala na kung ipamadre. Sige, Ate Melay. Salamat! Bye-bye po. God bless you, Ate Melay. God bless you po. God bless you. Salamat kay mga brother. Salamat sa pag-ampo.